Bam. Everything about life beyond the game. For 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 everything about life beyond the game. Visit spin.ph/life. For everything about life beyond the game. For everything about life. For everything about life. For everything about life. For everything about life beyond the game. Beyond the game. Beyond the game. Beyond the game. For everything about life beyond the game. Beyond the game. Visit spin.ph/life. For everything about life. For everything about life. For everything about life beyond the game. Visit spin.ph/life. Spin.ph/life. Magandang hapon sa ating mga Spin readers. Welcome sa isa na namang live episode ng Spin Zoom In. It's our show where we put athletes, coaches, and other sports personalities on the hot seat. And for today's guest, he's one of the rising stars in the PBA. But before we introduce our guest for today, kamustahin mo natin ang kasama ko sa panel. Hi, my name is Carlos Sacamos. It's a pleasure once again to moderate this show alongside my fellow Spin staff. With me is one of our associate editors at Spin.ph and the PBA Press Corps President, Sir Jerry Ram. Sir Jay, how's the PBA coverage last night? Hi, good afternoon, Carl, and sa lahat ng regular listeners and watchers natin sa Spin Zoom In. Okay naman, Carl. Magandang mga games kagabi. Although yung second game medyo natambakan yung Ginebra, hindi na nakabalik eh. Pero yung first game, pagaganda ng laro, and isa sa mga, actually, isa yung guest natin for today is sa mga key players ng isa sa team na naglaro during the first game yesterday dyan sa Mall of Asia. And Carla, actually, hindi lang siya isa sa mga rising stars, pero isa sa mga napaka respectful na players na nakilala ko to. Napakabayat, yes, and very humble. And ngayon pa lang, nagpapasalamat na tayo sa kanya for giving us his time to guest here sa Spin Zoom In. Pakilala mo na siya, Carl? Yes, sir. Without further ado, he's a Ateneo, proud Ateneo product na syempre naging successful to siya with the Blue Eagles. He's a four-time UAAP champion, and when he was elevated to the PBA, medyo kumbaga slow rise, but maganda yung parang comeback story nitong kumbaga one of the rising stars nga ng PBA niyan, is none other than Terra Firma Jeep star Juami Tiongson. Juami. Hello sir Jerry, Sir Arian, good afternoon po. Maraming salamat po sa pag-imbita. Tsaka good afternoon sa mga viewers at tsaka
listeners ng Spin. Yan, magandang hapon, Juami. Yata na nakita yung screen mo. Hindi po ba kita? Yan po, kita na po. Parang hindi pa rin. Kanina nakita ka na namin. Ayan, inano ko na po yung camera ko. In-on ko na po. Pero di ko, for some reason po, di ko alam kung bakit di niya po nakikita. So, wait lang. I-ano ko po. Anyway, to our viewers, we're live on Facebook, YouTube, and on TikTok. Ayun, nakita na for a while si Juami, but yun, while we wait for him, yun na, he's a, like you mentioned, a four-time UAAP champion, and nung pag-angat niya sa PBA, medyo rocky start yung pagsimula niya sa kanyang career, but he found his way back, and now, nabigyan siya ng opportunity with the Terra Firma Jeep under Coach John Cardell, and he's now one of the rising stars, and yung title nga natin, 'di ba? What lies ahead for the Jeep Star? Kasi for our readers, our readers is going to be a unrestricted free agent, 'di ba, sir? Kailan nga ba siya? In a few months time, sir, 'di ba? Yes, tama. Ang siguro pwede nating tanungin kay Juami, may correct ito mamaya. Alam ko hanggang December ang contract niya. Ayan na si Juami. Ayan. Nakikita na. Doon, salamat. Ayan. Wala si Juami. Anyway. Gandang lalaki pa naman ni Juami para hindi makita sa camera. Ayan. May time siya, sir. Again, Carl. Ano? Buti may time siya kasi alam ko, di ba, nag-practice agad sila today. Usually, pag may game ka the day before, rest day ka, pero siguro yun yung parang parusa or dahil hindi siya nanalo kapon, pinag-practice ulit agad sila for the next day. But ewan ko. Actually, nakausap ko rin si, sir, yung team manager nila, di ba, si Ronald Tubid, sabi nga nila, 7-9 daw yung practice nila sa Winter Pine today. So, bilis nung turnaround, may laro lang nung gabi, tapos alas 7, kailangan may practice natin the next day. Hello po. Narinig niyo po ako. Sorry. Yan, nakikita ka na namin. Ayun pa, sorry. Okay sorry. Na. Nice lang. Okay lang naman, Juami. Hello po. Hello po ulit sa viewers at saka listeners po ng Spin. Sorry po. Nice lang. Okay. Ayun, Juami. Yan, kumusta kita? How's, before I transfer to Sir Jerry for his first set of questions. How's it been? Medyo rocky start or medyo it's a start you didn't have. It could have been better for Terra Firma. So yeah, what's can you just give I mean, obviously, yung 0-2 namin, even leading back to last conference, medyo hindi po ito yung ginugusto namin. But I think there's a lot of improvement naman po na nangyari as compared to last conference. At least ngayon, medyo lumalaban na po kami hanggang dulo. Especially nakabalik na si Kuya Alex, malaking bagay yung leadership at saka yung experience na binibigay niya sa team namin. So hopefully hopefully in the our upcoming games mas gumanda pa at saka mas gumanda pa po yung chemistry namin. Okay. Juami, pwede mo lang ipa-landscape yung phone mo para mas makita natin ng mga viewers natin. Kaganda ang lalaki mo yan. Anyway, to our live viewers, again, we're live on Facebook, YouTube, and on TikTok. So kung may mga questions kayo or comments para sa ating guest for today, just post them down below and susubukan sagutin ni Juami. And yun na nga, Sir Jem, hawak ko pa yung stat sheet kagabi. Oh. Basahin ko lang yung stats niya. Sige. Juami is kasi, again, he's one of the few bright spots for Terra Firma. He had 19 points, 4 rebounds, 3 assists. 3 steals and 3 steals in 32 minutes of play. Juami, can you talk about your progress so far? Medyo you've talked about it already
being able to win the most improved player, the reigning most improved player. Can you, just for our readers, can you expound a bit on how that progress came about under, siyempre, Coach John Cardelli? Siyempre, very thankful po ako na napanalo ko po, especially sa PBA Press Corps. Players po, sobrang laki bagay po yun kasi if I remember correctly, yung last na personal achievement ko was in high school pa. So, never ko talaga po in-expect na manalo po ng para sarili. So, very, very blessed, very humbled po na obviously, kung award na po, there's more work to be done, there's a lot more to prove, and hopefully, and now lately I've been trying to work more on my body, trying to lift more weights kasi yun nga rin po yung advice sa akin ni Kuya Alex kasi siya po talaga yung nagme-mentor sa akin. I always would ask advice, I would always ask him questions at saka, so yun po yung talagang nag-stick sa akin na in order for you to improve, to get better, is you have to work on your body. So yun po yung medyo fino-focus ko ngayon. Ano, parang in a way you're investing in your body na do you spend more for your body this time compared to before na ano? Yes po. Now I've been kasi before po yung weights ko pasulput-sulput lang po eh. Kasi natatakot po ako na baka mawala shooting ko. Okay. Pero is that a myth? Myth lang ba 'yon na mawawala yung shooting, ano? I guess depende rin po siguro sa kung ano yung binubuhat mo before game po. Eh ako naman po, yung coach ko naman po si Papi Mendoza, medyo nasa conservative side naman po siya, so wala naman masyado pong effect sa shooting. Oh, nga. True enough, medyo nandiyan pa rin yung shooting mo. Salamat sa Diyos. Like you mentioned, this year one of the few bright spots for Terra Firma. And yun na nga, what can you, despite the 0-2 start, Juami, can you see some positives, like apart from what you mentioned earlier, can you see, what positives can you see so far in this early part of the conference? Ang maganda po sa team namin is, ano po, yes, we're down 0-2, we didn't have a good last conference, pero yung optimism namin na to have fun, to enjoy, yung camaraderie po, nandun pa rin. Also, it's nice to have Lester Prosper in the team. Also, Kuya Alex Cogno, two of the league party na current. Sobrang nagbagay talaga. Okay. Yan, I'll mag-iipon na muna ako ng questions from our readers. So, Sir Jay, you can fire away with your first set of questions. Yes, Juami, ano lang na nabanggit mo kanina na Alex Cabagnot is mentoring you right now. Ano lang yung malaking naitulong ba sa iyo ni Alex since coming over dyan sa Terra Firma? Yung is to invest sa body po. Kailangan pangalagaan yung katawan. Kasi hindi lang naman po kailangan yung skill workout yung work on, pero yung weight trend, yung pagkalaki ng katawan, saka yung health trend po, kasi lately po nagka-injury na rin po ako, nagka-strain hamstring po, at saka we all know si Kuya Alex is a scoring guard, yun nga rin po tinatry ko i-emulate sa kanya. So sinasabi niya sa akin, you have to be more aggressive, you have to get the ball more. So with him there, mas nagkakakumpiyansa ako eh. Every time na yun parang sinasabi ko po sa kanya na, Kuya Alex, just keep pushing me, keep encouraging me. Pag alam mong wala ako sa wisho, pagsabihan mo ako, and true enough, yun po parati niyang ginagawa talaga. Very, super unselfish po niya sa court. Kahit sinasabi nga po niya na kahit, don't worry about me, I'll find a way, basta ikaw, you get your rhythm. Yun yung gusto ko po kay Alex. Very unselfish niya talaga.
Mas wala, maganda ba yung ganyan na mas maganda ba Juami na ganyan yung backcourt partner mo is much more experience, no, na may championship pedigree na compared dun sa halimbawa ang backcourt mate mo eh almost of the same age mo lang or mas bata sa iyo, mas malaki ba yung advantage ng ganun? Oh, opo, of course po. Dami ko pong talaga natutunan kay Kuya Alex eh. As in, yung mga to the smallest details, ang dami ko talaga natutunan sa kanya, how he works. Kahit ano nga siya ngayon, syempre ayoko na i-mention yung age niya. Pero even though championships na siya, sobrang passionate pa rin po talaga niya sa laro. As in, kaming dalawa alongside Pau Havelona, kaming tatlo po usually yung practice. So nabibilib po talaga ako kay Kuya Alex. Paminsan mas maaga pa siya sa akin. Nandun na siya ng 5:30 AM. So wow. The fact na still working, parang ikaw mahiya ka na malilate ka sa practice eh. Tingin mo ba mas maganda siguro yung naging kampanya nyo last season if si Alex ay hindi nagka-injury? Opo, definitely po. Kasi nung naalala ko po 2 conferences ago, ang maganda po na yung start namin eh. With Kuya, si Kuya Alex. Kaso na-injured. Dun from there, medyo nawala na naman kami. Nawala kami ng leader. Nawalan kami ng championship player, experienced player. So, sobrang yung binibigay ni Kuya Alex sa team. Juami, ikaw ba, alam naman natin na Terra Firma is nasa losing streak. Actually, nung last Philippine Cup, unfortunately, hindi kayo nakakuha ng panalo. May frustration ba sa'yo, sa part mo, or dun sa team mismo, sa buong team? Opo, personally po, I can only speak for myself. Siyempre, sobrang frustrated po kasi like I said, I would every day po kasi nagtatrabaho po ako to improve myself and to improve the team. Pero unfortunately, sometimes talaga hindi nangyayari eh. Especially nung nawala sina Edda Kiwag at saka si Isaac Go, two quality, mas lalong yung depth namin bumaba eh. So nahirapan kami lalo. Yung pagkawala rin ni Roosevelt Adams, malaking bagay din, no, sa team niyo. Opo. Kasi yung scoring niya, yung outside threat niya, yung space na bibigay niya sa amin offensively tapos defensively, yung length niya, rebounding niya, timing niya, ang laking bagay po eh. Dami rin po kasi nawala sa amin kagaya po ni Matt Ganuelas. Tama. Nung nasa amin po si Matt during the bubble, iba rin po yung nabibigay ni ng isang Matt Ganuelas sa team eh. Medyo similar sindala ni Kuya Alex, very unselfish. Pag alam niyang mainit ka, hanapin ka talaga niya. Yung with Matt Ganuelas, yung last thing on his mind is to score eh. Gusto niya talaga mag-set up ng teammate to play defense. So alam mo yung mga players na ganun, rare ka makakahanap ng ganun eh. Tama, no? Tama. And si Matt Ganuelas, I believe, tama ba? Unrestricted free agent siya noon, ano? Juami? Kaya hindi na siya nag-sign? I think di po ako sure sa situation po ni Matt eh. Di po ako sure. Mm-hmm. Okay. Pero ikaw, Juami, correct me if I'm wrong, tama ba hanggang December na lang yung contract mo sa Terra Firma and magiging unrestricted free agent ka na, no? Yes po, sir. Sige, Juami. Sa kontrato ko po, alam ko hanggang December na lang po ako tapos unrestricted free agent na po ako. Kasi 8 year ko na po eh. So
Pero in terms of yung decision ko, wala. I mean, syempre, I'd be lying if hindi ko naman nasabihin ko na hindi ko iniisip. Syempre, iniisip ko, alam mo, what's best for myself. Pero actually naman po, ang nangyayari, you want, gusto mo mag-plan for your future, pero usually, hindi naman po yun yung nangyayari. Usually, opposite yung nangyayari. So, ngayon, yung goal ko, yung focus ko right now is still with Terra Firma. Syempre, without them, di naman po ako makaka... I won't be able to make a name out of myself. Eh. So, I mean, to give, at least give them the... Give them my full effort, my fulfill... My focus is... Yun pa rin yung gusto kong gawin para sa team po. So, whatever happens in December, di ko rin pa po naman alam. Kasi wala rin naman pa pong offer eh. Okay. We'll see what... Wala rin naman pong offer from any other team. Kasi di ako sure pero kung pwede na po. Ano po? Okay. Yung Terra Firma, hindi ka pa naman kinausap na, Juami, baka pwede na tayong mag-negotiation. Diba? Wala pang ganun. Kinausap naman na po ako ni Boss Bobby Rosales. Okay. Pero wala lang. Wala, nothing formal pa naman po. Nothing formal pa po. Okay. So, okay Carl, pinainit lang natin ng konti si Juami. Alam ko may mga question from the fans dyan sa mga platforms natin. So, take it yes, away, sir. Carl. Thank you, sir. Ito. Pero ano ko lang ha, segue ko lang, ganda ng cap mo, Juami ha. Nagmamotor ka rin ba? Thank you po. Ito question from si ano. And they comment muna si sa YouTube, si Kapiko. Sabi niya, napakagalang makipag-usap ni Juami. Sabi sa inyo eh. So yan, Si Adrian Aguilan or Aguilan. Baka malipat ka na, Juami. Wala pa. Tapos si... Jermaine Bison. Sabi niya, Juami, ready ka na ba i-harvest? Juami, can you just yung mga questions, mga comments or questions na ganun from the fans? What can you say about that? Na parang you're going to be elevated sa mga main teams ng ano, Terra Firma. Allegedly main teams. What can you say about that? Siyempre po, very flattering siyempre naman po, diba? I mean, there was a time in my career, wala pong may gusto sa akin eh, diba? Na nag-D-League pa po ako, tapos munti ka na ako mag-quit ng basketball. So, very, very flattering and blessed na may mga inquiries regarding sa akin. What has been the key, Juami, na siguro, syempre, marami ka na rin nasabi tungkol sa, yung growth mo, yung from your struggles to being one of the, again nga, the rising stars of the PBA. What has been the key for you na tingin mo exposure lang, more playing time for you to finally get your big break in the PBA after medyo, kumbaga, slow start to your career? Yes po. Ako, I personally believe kahit naman sino pong player, not just me lang naman po, mabigyan lang po sila ng proper exposure, proper opportunities. I think lalabas naman po talaga yung galing nila. Especially yung mga PBA players po na rarely po makalaro. Kasi hindi ka naman po makaka-PBA kung hindi ka naman po magaling eh. I guess it's just a matter of opportunity tsaka timing po. Okay. Ito, may question tayo dito from sa Facebook, si Jason Gonzalez. Question to Juami, if there is a chance for an invite sa Gilas, will you accept the call-up? Wow. Oh, obviously, opo naman. Any player naman po, syempre. Yun, pangarap ko naman po yun ever since, diba? Pero syempre naman po mas madaming mas deserving sa akin, mas madaming magagaling proven na sa international. So if ever man mangyari yun or ma-invite man lang kahit practice player, syempre makakatulong po yun sa akin. But siguro among the guards in the PBA, do you think you have what it takes to be tingin mo at least called up sa part of the pool man lang? Opo, syempre. I mean,
kailangan ko maniwala sa sarili ko eh. If hindi ako maniwala sa sarili ko, walang maniniwala sa akin. Of course, sabihin ko po, opo. Okay, sige. Ito si, sa Facebook pa rin, si Robert Capilli. Ito, parang mga ganong line of questioning na naman. Lapit na pala mag-UFA si Juami. Paano kung may mag-offers na SMC or MVP team? Bye-bye na ba sa jeep? Ayoko po magsalita ng tapos. Siyempre, under contract po ako. Tsaka, like I said, malaking pasasalamat ko po sa Terra Firma. Tsaka kina Boss Bobby, kay Coach John Cardell. Siyempre, hopeful pa rin naman po ako na magstay pa rin, makatulong pa rin, makapag-playoff, makapag-compete. Ayoko naman po magsalita ng tapos at saka to say something na baka ikakasama rin sa Terra Firma. Okay. Ito, from McDonald's. Sabi niya, medyo controversial ata to. I don't know if you can answer this, but sabi niya, Sir Juami, bakit mo payag ang jeep sa one-sided trade? Paano kayo mananalo ng championship at panay pamigay ng star player ang team niyo? Possible din pamigay ka na din nila. Saan kaya mapunta? SMC or MVP? siguro you're medyo tongue-tied ka dito, syempre. Speaking of management, what can you say about that? Ako, for me naman po, depende naman po sa kanila yun. At the end of the day, I'm here to play basketball. Kung ano po yung decision ng mga nasa taas, sa kanila naman po yun eh. And alam naman po nila ginagawa nila. So, ako, no comment na lang. Sa kanila naman po yun. It's their business. Ako, I have no right to say what they choose to do po. But in hindsight, Juami, if you can look back, kung tingin mo na-retain nyo yung players na key players nyo the past 2-3 years or maybe even longer, tingin mo, naka-envision ka ba na feeling mo nakapag-playoffs na kami or nakapag-semis? Yes, of course. I really believe po na siguro maybe not one of the contenders sa championship, pero to be consistently in the playoff, I believe na kaya po namin if na-retain po namin sila, the likes of Matt Ganuelas, Rashawn McCartney, sila Kyle Pascual, and now especially with Alex Cabagnot and Josh Monzon in our team, and Sasha, si CJ Perez pa pala. So if we still had them, I believe naman po na we'd be competing in the playoff consistently. Do you make suggestions sa management na kung sino yung mga about the changes? Hindi po. I'm just there to play basketball and to help the team win po. Wala po akong say. Mm-hmm. Okay, sige. Ito, question from Jermaine Bizon. Sabi niya, ito, second question na pala niya to. Sabi niya, what's next after your contract expires? Do you have an offer outside the country? Ako, like I said po, dun sa expiring ng contract ko po, usually naman yung mga plans natin na gusto man natin mangyari sa future, hindi naman nangyayari. So ako naman po, I'm the type of player and person na who take it one step at a time. Yung focus ko po is right now, and then if December comes and whatever happens po. Pero in sa offer naman po sa other countries, wala naman po ako naririnig. Happy naman po ako sa PBA, playing for the PBA. But if ever, are you considering it, kung sakaling may dumating na, kung sakaling sa Japan or Korea, are you going to consider Japan? Calvin. actually, ano naman po eh, either way, if I get an offer sa Japan or in the PBA, masaya na po ako na nagba-basketball. So, yes, of course, na basta naglalaro po ako ng basketball. Mm-hmm. Okay. Yun nga, speaking of, yun na, passion, your passion for basketball, syempre, so, gusto rin natin... Choppy. Yun, speaking of your basketball passion, your love for basketball, can we... Let's look back muna, Juami. Can you... give us a story of how you first started sa, siguro sa, paano ka napunta sa Ateneo or your basketball beginnings for our readers. Ever since I was born, basketball na po talaga yung first sport ko.
Nag-try rin po ako ng soccer pero hindi po ako masyado magaling. So ever since basketball na po talaga, na galing po akong CSA, Kuleo San Agustin po, Makati. Na-recruit po ako na Ateneo for to play for Pasarel po ni Coach Ron Camara. Tapos from there po, nag-Ateneo na po all the way. Mm-hmm. Anong kailan yun? Early high school or grade school pa lang yun? Grade school po. Grade 7 po ako rin-recruit ng Ateneo po. Tapos doon na po ako nag-high school sa Ateneo High School. So, would you say na smooth sailing talaga yung at least collegiate career mo na you didn't have any struggles during your your amateur years? Actually, yung amateur years ko po very similar sa PBA. Yung first 3 years ko po, hindi rin po ako masyadong naglalaro, hindi rin po ako masyadong opportunities. Talagang hinintay ko lang po yung time ko, tiniis ko po, na hopefully makapaglaro sa the next upcoming years. So yun naman po, binigyan naman po ako ng chance ni Coach Norman. Mm-hmm. So, yun, yung time na yun, how did you, aside from the exposure you got or extra playing time, what did you do or what changed for you to be able to get that break in the college ranks? I worked on my game po. Mostly my skill work, yung role ko lang po na hinihingi ni Coach Norman. Dun po yung talagang doon po ako nag-focus other than kasi at that time we had Kiefer Ravena, Nico Salva, Greg Slaughter, mga scorers sa team eh. So hindi naman nila kailangan pa ng other scorer na sa swapang rin eh. So ang role ko noon at that time was to set them up, call plays. And so doon po ako naging trinay ko po maging star sa role ko. Tsaka mentally rin po nag-focus ako. Talagang inayos po yung mental state ko na magkakumpiyansa ako. Mm-hmm. Okay. Tapos nung pag angat mo sa PBA, did you what were your expectations na after you, syempre yun nga nagkaroon ka na ng exposure the last few years of your career, college career. What were your expectations when you got in the PBA? To be honest po, anong na-draft po ako sa PBA, parang hindi po ako makapaniwala. As in, literally, hindi po ako makapaniwala. Parang, feel ko at the time nung na-draft ako, parang PBA caliber player na ba ako? Kasi parang feel ko kulang pa eh. Yung game ko kulang pa, yung mental state ko kulang pa. As in, parang kinailangan ko talaga trabahuin lahat. Not just yung laro ko, but also my mental state. So was that a leap of faith kaya ka nagpa-draft na kahit hindi mo pa feeling mo may kulang ka pa, hesitant ka pa, nagpa-draft ka pa rin? Was that a leap of faith for you? Actually, yung plan ko at the time mag-ABL po muna parang to expose myself more para magkapangalan pa po kasi nung college naman po hindi naman po masyadong matunog talaga pangalan ko eh. As in, di po ako na pag-uusapan sa draft pick. So, yung plan ko was to join the ABL team. Join an ABL team tapos from there ipataas ko yung stock ko. Pero nung at the time nagta-tryouts ako sa Blackwater, tapos kinausap ako ng Blackwater na ida-draft nga nila ako. So nung sinabi nila na kukunin nila ako, I decided na magpa-draft na lang. Okay. So yun nga, 'di ba? So 2 years ka, 2 years roughly 2 years ka ba sa Blackwater, your stint with... Yes. Two years po ako sa Blackwater. Pero yung most of my playing years nung first two years ko was in the D-League po. Na linagay po nila ako sa D-League team ng Malaysia. Doon po talaga ako pinalaro. PBA. First 2 years of my PBA career. Okay, so... what was your mindset that time na medyo hindi ka na parang yun nga parang journeyman ka yung bounce around from the D-League tapos PBA? What was your mindset that time na did you ever think of giving up or surrendering your career?
Opo, I mean, there was a point in my career na gusto ko na po mag-quit ng basketball. Kasi nga po, parang inisip ko na parang nagtatrabaho naman ako. I've been working hard. I mean, I've been playing basketball the right way, pero di ko alam bakit yung opportunities ko were very, konti lang, very limited. So, there was a point in time talaga na gusto ko na mag-quit. Pero yung mom ko talaga nagsabi sa akin na tiisin ko muna to play one more year, and then if makabalik ako sa PBA, then good. Pero if not, then maghanap na po talaga ako ng ibang trabaho. Ano, what would have happened to you, or what would have been your alternative career kung sakaling hindi ka na tumuloy mag-basketball? Actually, minention ko na rin sa mom ko, nagtanong na ako kung okay lang ba kung mag-aral ako maging piloto eh. Oy. Mm-hmm. Yun po yung inisip ko at the time, kasi opo, most of my friends po kasi nagpipiloto, so yun lang po yung inisip ko, kasi other than that wala rin akong masyadong options eh, kasi basketball lang talaga yung gusto ko eh. So ano ba course mo nung college? AB interdisciplinary po. Tapos minor in management and psychology. Okay. So nung time na, yun nga, napapaisip ka kung itutuloy mo pa yung basketball, what happened then? Yun ba yung time na kinuha ka na ng ni Coach Cheng sa NLEX? Or nasa Blackwater pa rin? At the time po, nasa AMA na po ako nun. Inisip ko na lang po. Inisip ko na lang po na every game would be my last game, kasi nga like I said nga po, after nung D-League na yon, after that conference of the D-League, magki-quit na po ako, as in maghanap na po, magta-try na po ako mag-aral, magpiloto. Pero you know, like very fortunate nga eh, parang everything happens for a reason talaga, na kaya ganun nangyari sa career ko. Doon ako na pick up ni Coach Yang Giao at saka ng NLEX. Because of your standout performance sa AMA noong time na yun? I guess so po. Kasi parang naalala ko po, yung parang sister company ata po ng NLEX at that time. Yung team po nila, Robert Bolick, ng San Beda po. Kalimutan ko po yung team na yun eh. Doon ko po talaga napakita yung laro ko. Na free lang ako, na pinalaro lang ako ni Coach Mark. So I guess doon po na, opo, Coach Mark Herrera, doon po ata nila na napansin, if I'm not mistaken. Mm-hmm. So yun yung parang bridge mo, how coaching and NLEX knew about you. Yes po, yun po yung sa tingin ko, pero never naman talaga minention kung saan niya talaga ako nakita, hindi naman ata niya sasabihin sa akin. Ah, okay. Baka nagpura pa ako ni Coach Cheng. Pero yun nga, when Coach Cheng and NLEX found you and gave you a second chance at PBA, what did you feel? Did you feel na parang ito pa, tuloy pa tong career ko, na hindi pa ako dapat? Kumbaga ito talaga yung path na kailangan kong daanan. Actually, pinag-tryout po na nila ako sa NLEX. Okay. Hindi po certain na malalayan pa ako. Parang sinabi lang ni Coach Cheng, mag-tryouts ka for a week, tapos tingnan namin yung laro mo, kung malalayan up ka or hindi. And yun, kaya malaking pasasalamat ko po kay Coach Cheng na sinayin po nila ako that one conference. Tapos from there, naging 1 year, 2 years. Mm-hmm. Okay. Ito, speaking of Coach Cheng, may tanong dito, bago ko ipasa ulit kay Sir Jerry. Ay, comment pala, sabi ni Oliver Martin Flores, sabi niya, ROS na yan, kukunin ulit ni Coach Yang Giao kasi kulang sa veteranong guard. Yan ang sama doon, mami. I mean, kahit naman sinong kahit naman sino itanong niyo pong former player ni Coach Yang Giao, talagang hinahanap pa rin nila si Coach Yang Giao eh, 'di ba? So if mangyari man makapaglaro po ako sa rain or shine ulit, then good for me po. Syempre Coach Yang Giao po 'yun eh. Pero in terms naman dun sa guards nila, gagaling rin ang guards nila eh, sila Anton Asistio, Karaku, Trey Nambatak. So wala, as in kaya rin po nila mag-compete yung mga guardia nila.
yun nga, aside from Coach John bringing the best out of you, did Coach Sheng also, does Coach Sheng bring the best out of you and the rest of siguro the players na handle niya? Opo, no, kundi, no choice ka po, kundi, mamumura po kayo sa court. So no choice po, kailangan po talaga every game, even in practice, you're at your best. Okay, ito, comment ni Roberto Kapili. Sabi niya, I admire the way Juami talks. Napaka-respectful niya naman po. Sa bagay, okay lang din naman na magstay ka sa jeep. Kasi aanhin mo naman, malilipat ka nga sa sikat na teams, pero mababangko ka lang naman. Sayang naman talent mo. O nga naman, but are you parang, is that the bright side, Juami, na if ever you stay with Terra Firma, that you, it's still your team. Parang the keys of the offense are with you. I mean, siguro may pros and cons naman po dyan sa tanong niya po na if I stay with Terra Firma or malipat po ako. Either way naman po, like I said, basta naglalaro po ako ng basketball, may kontrata po ako, may nagtatrabaho po ako, naglalaro po ako sa PBA, then kahit naman ano po dyan, kasi ilang teams lang po, ilang players lang po sa PBA talagang may kontrata. Eh, ang daming magagaling na players dito sa Pilipinas na hangad talaga nila mag-PBA. So, kung sa jeep man ako or bangko man ako sa ibang team, basta nagbabasketball ako, nasa PBA ako, yun naman po yung pangarap ko. So, like I said, parang second chance ko na rin po to sa PBA. So, ako, mamimili pa po ba ako? Yes. Ayun, mag-compile na ulit ako ng mga questions from the readers. So, Je, we have your final set of questions for Juami. Hello nga. Juami, you talk about Coach Sheng, no? And at the same time, si Coach Norman na under ka rin during college. Anong pagkakaiba ng dalawang champion coaches na yan as far as pag-handle niya sa'yo or pag-handle nila sa team? Kay Coach Norman po kasi parang may kanya-kanyang rules ka. And sa kanya, yung gusto niya, you have to really be a star in your role. Parang, syempre, there are times na he will let you step, go beyond your role. Pero most of the time, gusto niya na nandun ka sa role mo. Kasi si Quid Coach Norman, very systematic siya. With his plays, with his players. Tsaka alam talaga ni Coach Norman yung ginagawa niya and what he really wants with his team. Kay Coach Sheng naman, si Coach Sheng gusto niya, he lets you be creative. He lets you play freely. Para sa kanya, yung two things na ayaw niya sa player is tamad ka or bobo ka. Yun yung mga pinaka-ayaw niya. Naano ka na rin ba ni Coach Sheng? So yun, napagalitan ka na rin ba? Opo, yung pinaka naalala ko pong galit sa akin nangyari dun sa nasa Macau kami. Kasi nasa corner ako, libre ako. Eh hindi ko tinira, pinasa ko pa. Sabi niya, "Hoy Juami, puro ka pa cute. Itira mo na 'yan." yun yung never ko makakalimutan sa kay Coach Sheng. Ano yan, sumigaw siya during the game? Oh, during the game. Pero we all know naman si Coach Sheng, 'di ba? Sa game lang naman talaga siya. After the game, isa siya sa talagang pinakamabait na makikilala mo sa PBA. Agree ako sa iyo, no? And Juami, ito pa, speaking of coaches, alam naman natin si Coach Tim, I think that was last year, na reveal niya na Ginebra was actually looking at you, no, na isama sa guard rotation nila, siguro through trade or whatever. Anong mo lang nung nalaman mo yan? What ano ang feeling mo nung narinig mo na team ko mismo ang interesadong kunin ka?
sobrang nagulat po ako. Parang di ko naman po inisip na kilala ko ni Coach Tim Kun eh. One of the best coaches here in the Philippines, if not the best coach in the Philippines, syempre, na ma-mention lang pangalan mo, very flattering na yun eh. At saka, to be honest, pandagdag rin yun sa kumpiyansa ko kasi na, uy, kilala ako ng winningest coach. So, very thankful po, very fortunate po. Like I said, there was a time talagang walang team gusto sa akin, pero ngayon, kahit si Coach Tim, kilala po ako. Wala ka ng balita kung ano yan, kung matutuloy pa ba yun. Parang yung lineup naman po nila, kompleto na po, wala na po silang kailangan dagdag doon. Hindi, kailangan ka pa rin. wala naman pong balita. Kayong dalawa ni LA Tenorio yata ang parang gustong ano yun, no? Pag-alinhinan ni Coach Tim eh, sa kung mangyari po yun, why not, syempre. Isa rin po sa ina-idolize ko ever since bata pa lang ako kasi syempre ano na si Kuya LA, Ateneo legend na po yun eh. So kung malagay rin po niya ako under his wings kagaya ng kay Kuya Alex, then syempre why not po, 'di ba? Abutan mo sa LA sa Ateneo, no? Ay, hindi na po. Hindi, nung kahit hindi nung grade po. School ka. Hindi na po eh. Nung grade school po ako, nasa CSA pa po ako. Hindi ko na po naabutan. Ah, okay. Ibig sabihin lang nun, matanda na talaga si LA Tenorio. Hindi. pero siguro po sa edad, matanda na. Pero sa laro po, batang-bata pa po. Yun naman. Po yung importante, yung laro naman po. Ito na lang, last question ko. Actually, may nag-text lang sa akin. Deviate lang ng konti from basketball. Pinapatanong niya lang, kumusta raw ang love life mo? Masaya naman po, masaya po. Very happy, contented rin po. Especially, malaking bagay rin po na may ganun kang partner na especially sa career namin sa basketball eh, yung walang stress, nag-enjoy ka lang, wala kang ibang iniisip. So very thankful po ako sa girlfriend ko na pinapabayaan niya lang po ako na mag-focus sa career kasi ano rin naman po siya eh, career oriented rin po. Mahirap ba na pareha kayong celebrity? Ay, siya lang po yung celebrity. Feeling celebrity lang po ako. Celebrity ka rin naman. Hindi. Siya po talaga yung celebrity. Eh, parang ang alam lang po nila sa akin, ay, boyfriend ni Ara San Agustin, no? Tsaka nanonood din siya minsan eh, no? Sa venue, opo. Di ba? Kasama. Opo. Actually, every time manood siya, maganda po laro ko eh. Maganda laro ko. di kahapon, nandun ba siya kahapon? Ang ganda ng laro mo eh. Kahapon ah. One time lang po na maganda laro ko na wala siya. Ano ba? Wami, may wedding bells o ano na ba? Napag-usapan na ba? Hindi pa po, not anytime soon. Like I said po, ano pa po kami, focus pa rin po namin is our career. Oops, nawala si Rami. Ayan, hello. Ayan. Doon po sa question nyo, wala pa naman pong plano. Career-oriented nga po kami both. Pag gumanda yung career, di gaganda yung love life. So hopefully from there. Nakabase po sa career namin. Natuto po ako sa kanya, ganun rin po siya sumagot eh. Okay, Carl, baka may mga questions pa yung mga fans ni Juami dyan. Sige, sir. Ito may, parang may stalker ka dito, Juami, sabi ni Ivan BC. Sabi niya, Boss Juami, mukhang naka-stop over ka sa Petron, Makati Ave. Haha. Ah, Makati. Parang hindi ata ito Makati Ave. Ano, sa may Cubao to eh. Nasa may ko ba? Oo nga pala. Nasa may ko ba?
si ano, Rex Joseph Batang. Sabi niya, comment niya. One of the promising point guards, hopefully magtuloy-tuloy lalo na tumatanda na sina Castro at Tenorio. Yun, thank no, you, how do you feel Rex. Salamat, Rex. To be mentioned in the same sentence with siguro sila, with the legends, point guard legends? To be honest, ang dami ko pa pong kailangan kainin na ano, bago po ma-mention beside Castro and LA Tenorio, yung nagawa ko po sa career ko, wala pa po sa kalingkingan nila. Just to, I mean, ayoko naman po rin sabihin na I'm close to their career or as good as them kasi there's more work to be done. And alam naman po na, hindi ko naman po yun sinasabi just to show na humble po ako, pero yun po yung katotohanan. There's more work to be done po para ma-mention alongside Tenorio and Castro po. Okay. Mention ko lang, dami natin viewers sa TikTok. Ha? 300, more than 300 viewers ata tayo. So, to our TikTok viewers, thank you for watching. So, thank you po. Ito from... fans ni Juami yun. Oh, baka po sa girlfriend ko yun, sinurin na. Ito, from Ian Kevin Balete. Sabi niya, does your passion for basketball go beyond the hard court? Do you also play NBA 2K and or fantasy NBA? Yes po. Obviously, yung buhay ko po revolves around basketball. Before practice, nagba-basketball po ako, nag-workout ako. After practice, I work on my body for basketball. Pag-uwi po, 2K naman po yung linalaro ko. So, yun focus ko. As in, buhay ko po talaga nagre-revolve around basketball. Pero sa fantasy po, hindi wala po akong hilig mag-fantasy basketball. Sa 2K lang po. Tingin mo life after basketball mo will revolve around basketball din, siguro coaching or managing sa... Yes po, basketball. Of course. Yun po yung pangarap ko. Basketball pa rin hanggang mamatay. Okay. Basketball pa rin. Kahit anong mangyari. Ito may question. Comment si McDonald's ulit. Sabi niya, sumama ka na lang sa Japan, sir. May future ka doon kaysa sa PBA at sa team mo na ayaw manalo. Hindi naman siguro. Yeah. I mean, grabe naman yun. Ako personally, malaking pasasalamat ko sa PBA, no? Ayoko naman, I mean, if I had the choice, syempre PBA pa rin ako kasi ito yung ano natin eh, homeland nating liga eh. I mean, ito pa rin yung kinakasayahan ng mga tao, ng mga players, ito pa rin yung dream ng bawat Pilipino na hilig mag-basketball. Ito, related question, si Pabs Rivera. Sabi niya, naniniwala ka ba na gusto mag-champion ng team mo? I mean, ako, oh, syempre. Kasi, I mean, everyday kami nagpa-practice. I mean, kung sabihin mo yun kay Kuya Alex Kabagdot, andun siya every 5:30 a.m. Sa tingin mo ba magugustuhan niya yung tanong na yun? Syempre, obviously, hindi. We as a player, we always want to win. We always want to compete. Syempre, in terms of the talent of the team, hindi as same as other teams, pero we'll always try to compete and get. Okay, ito si Brigido Castillo. Sabi niya, kailan pala balik ni Isaac Go? Si Dakiwag malamang matagal pa yan. Actually, yung progress po nila, kasi kakakita ko lang rin po sa kanila, tinatry po nila, I think next conference or two conferences from now. Medyo yung kay Isaac, ang bilis po ng recovery niya, same with Ed Dakiwag po. So hopefully makabalik na po sila. Ito, comment from Rex Joseph Batang. Ang lakas ni Lester Prosper, hopefully mag-step up ang iba para may makatulong. Yun, what can I say about Lester being siguro one of the super imports ng PBA ngayon? Oh, super super duper import po yun. 40 points, 20 rebounds a game eh, the last two games. At saka, if you see naman po yung social media po niya, yung competition niya po against NBA players eh. So, parang hindi na rin po ako na-surprise sa mga ginagawa ni Lester kasi
yung competition niya back in the States, quality talaga eh. So hindi na po ako actually nagugulat sa ginagawa niya. Okay. Si ito pa. Sabi ni and kapag nakashoot, ano si ano pala to? Hindi, nabasa ko na pala yung kanina si ano, si Roberto Capilli, yung I admire the way Juami talks. Yun nga pala, Juami, mabalik lang tayo. Gusto rin malaman to ng mga viewers and tinatanong rin ni Sir Jerry to, yung welcome to the PBA moment mo. Can we look back? Sino yung naalala mong no rookie season ka na may nagbigay ba sa'yo nung ano, one of the first games of your PBA career na hindi mo makakalimutan? I think most of the PBA players, si Kuya Bo Belga yung inaano nila. Kasi naalala ko si Kuya Bo, as in ano na lang, mga siguro 3 seconds na lang patapos na yung laro. Second game ko pa lang yun sa PBA. Siniko na ako dito sa lalamunan ko. Tapos na yung laro, panalo na sila. Tapos sabi ko sa kanya, Kuya Bo, tapos na yung laro eh. Sabi niya, eh hindi pa nagpa-final buzzer eh. Never ko makakalimutan yun. Rookie ka nun. Rookie po, second game ko pa lang po sa PBA. Okay. Salbahe talaga yan si Bo Belge, no? Ay, pero off the court naman po naman, mabait naman po yun. Yeah, okay, mabait naman yan. No? Okay. Ngayon, parang okay na tayo. We can head to our Sir Jay, our favorite segment before we let Juami go. Take it away. Our favorite segment in Zoom In. Juami, ito, may segment lang kami rito. Tawag namin dito fast break. May mga tatanungin ka kaming question sa iyo. Na siyempre, fast break, sasagutin mo rin ng as fast as you can. Okay. Try ko po. Point guard ka naman eh. Oh, mabilis ka ng kumilos eh. Kayang-kaya mo to. Okay. Game, Juami. Sige po. Okay. Medyo kinakabahan ko. Okay, Juami. Day silang ito. Juami, sinong guard ang pinakamahirap mong match up sa PBA? Alex Cabagnot. Ever since Alex Cabagnot. Mautak eh. Utak niya talaga maglaro eh. Sobrang utak niya talaga. Kaya sobrang happy ako na naging kampi ko siya kasi makipag-compete ako in practice every day sa kanya. So buti na lang nakakampi mo na siya ngayon. Oo nga. Opo, kasi every time nakakalaban ko po siya, tapos namamatch up po sa kanya. Alam ko, 20 points, parating nakaka-20 points sa akin eh. Totoo po yun. No joke, si Alex po talaga. At least now, ang safe side na kayo. Tsaka, ang dami ko po na rin natutunan sa kanya yung mga gulang niya. Eto, Juami, kaninong guard ka naman na challenge lagi na maglaro? Si at the time, inong nandito pa si Kiefer. Kasi, talagang ever since nung high school pa lang kami, college, siya na yung ano ko eh, parang nakakalaban ko sa practice. Tsaka yung, kasi yung galing talaga ni Kiefer eh, medyo similar sa ni Kuya Alex na hindi sila pinakamabilis, di sila yung pinaka-athletic, pero always a step ahead sila from everyone else. And nagkakampi rin kayo ni Kiefer, di ba, sa NLEX? Sa NLEX. Kaya nga po ako nababang ko dahil kay Kiefer, kaya na-challenge po sa kanya. Ito, Juami, kaninong player ka naman na starstruck nung una mo siyang nakalaban sa PBA? Dalawa po sila actually. Si na-mention na po, si Jason Castro at saka si Kuya L.A. Tenorio. Kasi that si Jason Castro, as we all know, naman po, siya yung best point guard in Asia. Dati napapanood ko lang po parati siya sa TV. Si Kuya LA, same thing. Ateneo days pa lang po, yung laro niya, never na nag-iba eh. Pagaling na lang siya lang, pagaling talaga eh. Actually, sila po talagang dalawa. Ano pa?
paano yung starstruck? Hindi ka ba nakakilos o hindi ka nahirapan kang bantayan sila? Ganun ba yun? Opo, actually. Mahirapan mo kong bantayan. Parang ayaw mo masyadong dikitan. Okay. Eto, Wami ha, eto. Na-hurt ka ba nung trinade ka ng NLEX? Opo, na-hurt po ako, to be honest po, na-hurt po ako. Kasi syempre, nakapag-build na po ako ng relationship with the players, the coaching staff, at saka ng management. So, di ko po talaga in-expect na matitrade po ako. So, pero at the end of the day, ganun naman po talaga. Everyone naman gets traded. Kahit naman po yung mga, as in yung mga legends dito sa liga natin, natitrade eh. So, pero at the end of the day, nothing personal. It's business, ganun talaga. Eto, Wami, kung may time machine ka, ano ang gusto mong balikan at baguhin sa basketball career mo? Yung siguro po yung college career ko, yung Ateneo days ko po. Mm-hmm. Sana mas naging aggressive po ako, mas napakita ko po talaga yung laro ko. Kasi ang actually sobrang sarap maglaro ng UAP. Oo. Ilang championship ka sa Ateneo ba? Apat. Nakailan ka? Apat po. Apo. Okay. Wami, your top 3 point guards of all time sa PBA? Johnny A, Jason Castro, L.A. Tenorio. Okay. Eto, dahil dyan, meron kaming ano eh, yung kailangan keep, trade, or cut. So yan ha, sino sa tatlong yon ang i-keep mo muna? Ang hirap naman. Bakit ba ako nag-ano, ba't pa ako nag-yes sa interview? siguro po, sige, i-keep ko na lang kasi baka... Kasi baka mag 30 sige. Points po si Kuya Eli at si Jason Castro sa akin eh. So ikikip ko po si Jason Castro. para pagbigyan po niya ako. Baka mag 30 so, points. Sino ang i-trade mo? Sino ang i-trade mo? Si Kuya LA. Okay. Si Johnny ang ikakat. Opo, kasi di ko na rin naman po makakalaban si Coach Johnny. Oo nga. Tama. Pero nakalaban niya na pala Magnolia. Nakalaban na po, so baka di na po niya ako mapapansin. Okay. Thank you, Ami, ha, for being very po. Good sport. Thank you po, Sir Jerry. Sir Carl. Pabula ako. Pabula akong few questions, Wami. Sige po. Eh, sure po. Sige po. No problem po. Hindi, sino lang toughest defenders mo? Ito ang fast break ko. Sige, who's the toughest? Sige, top 3 or top 5 toughest defenders yung face? Na nag, ano po? Na face ko. Gio Halalon po. Gio Halalon, Mark Baroka, si Scotty Thompson, sino po po? Actually, si Kevin Alas po, very underrated kasi every time na nakakalaban po siya, pinahirapan po talaga ako ni Kevin. At si, ano po tayo, punta po tayo sa Ateneo, si Gian Mamuyak po. Uy, talaga? Kasi si Gian parang expected. Defender po talaga yun si Gian Mamuyak po. Nag-abot ba kayo? Ay, nung nandito na, sa PBA na? Sa PBA na po. Okay. Sige. Si ito. Who's your PBA GOAT of all time? June Mar agad po. And ito, last question. Would you rather be the star on the worst team in the PBA or the 12th man on the champion team? Star na lang. Para may playing time. Like I said po, gusto ko po talaga mag-basketball. Dahil dyan, meron ka bang ano, may final message ka ba sa ating mga readers, Terra Firma fans, PBA fans?
Gusto ko lang po magpasalamat sa viewers, listeners at saka readers po ng Spin.ph. Maraming salamat po sa suporta nyo at saka pagtangkilik po sa Spin. Salamat po sa oras nyo, especially kay Sir Carlo, kay Sir Jerry sa pag-imbita po sa akin. Maraming salamat po. Nag-enjoy po ako sa sana next time po ulit. Pero wala na po yung hot takes, ha? Dahil dyan, maraming salamat, Mami. Thank you for spending time with us. Siyempre, busy ka rin, but thank you for spending time with us. Good luck! Sana makasilat kayo one of these days. Opo, sana maka-playoff po. Thank you po. Para tuloy-tuloy. Ingat po kayo. Thank you po. Ingat po. Thank you. On behalf of our production crew, Ford Unciano and our associate editor, Sir Jerry Ramos, my name is Carlos Acamos. It's been a pleasure to conduct another Spin Zoom-In episode. Catch us Tuesday for Spin POV. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat. Wami, salamat ulit. Sir, thank you po. Ingat Wami, po kayo. Thank you. Thank you, Sir Jerry. Ingat po kayo. Thank you po. Thank you.